Paano magsulat ng research introduction? In this video, I'll teach you 3 easy steps in doing it. What's up guys, this is Sir Kel and welcome to your online student guide. A channel na sasagot ng mga paano ninyo sa buhay, but definitely hindi para sagutin kung paano at bakit kayo iniwan. Innocente tayo dyan. Charot! If you're new to my channel, I'm Sir Kel, a social studies teacher and a master's degree holder in social studies. And I know you're ready, so let's begin. As the usual, bago ko i-share sa iyo ang mga steps na yon, pag-usapan muna natin ano ba dapat ang nilalaman ng ating research introduction. So, una, it should present your reason in choosing that research topic. Pangalawa, its significance. It also point out some research gap in previous literatures which your paper will fill in if there are. Because the job of research introduction is to give your reader a background information regarding your research topic. And also, it will set the context of your research. At syempre, maliban pa dyan, mahalaga yung ginagampanan ng ating research introduction kasi ito yung unang mababasa ng ating mga readers. Kaya naman, dapat maayos at malinaw ang pagkakasulat natin dito. Kaya naman ang tanong, paano natin isusulat ang ating introduction? Alam kong excited ka na. So, simulan na natin. Una, you should hook your reader's attention. Pangalawa, you should introduce your research topic and explain its significance. Pangatlo, you should present your research objective. Let's go! Isa-isahin natin yung 3 easy steps na yun. First, hook your reader's attention. Tanong, paano kaya natin mabibingwit or mahuhook ang atensyon ng ating mga readers? In order for us to win the attention and interest at the same time of our readers, we should present or start our introduction with a peculiar and interesting opening statement. Pero ang tanong, paano? Magagawa natin yan sa 3 pamamaraan. Una, yung anecdote. Dito, sisimulan mo yung introduction mo ng isang interesting na kwento. Of course, kwento na relevant sa research topic mo. At gamit ang maikling kwento na yun, dun mo isa-segue or ipapasok yung research topic mo. To give you a clear picture, let me show you my thesis. Ayan, so kung mapapansin mo, sinimulan ko yung aking introduction gamit ang local language namin sa Ifugao. Just to give you a bit of a context, yan yung sinabi ng native priest sa kapatid ko nung tinanong niya kung anong nangyayari sa father namin. At kung ano yung dapat namin gawin to help heal our father. And just to give you a bit of an information, yung research ko kasi it's all about exhumation ritual as a healing process in our locality. Gamit ang mga kwento or gamit ang kwento sa research introduction mo, mapapanatili mong manatili or basahin or tapusin ng reader mo yung research introduction mo. Pangalawang paraan naman para ma-hook mo yung attention ng readers mo through a trivia or yung less known facts or information about your research topic. Pero paano yun? So, kunyari ang research natin ay single blessedness, kung bakit maraming single sa Pilipinas. Gaya ko. Charot! Sisimulan natin yung ating introduction ng intriguing or fun fact about our research topic. For example, ilagay natin, according to a 2015 PSA census, there were 34.8 single people in the Philippines. At isa na ako doon. Charot! So, gamit yung one-liner na yon, maiintriga agad yung reader mo. Sasabihin niya, ah, ganun pala yun. So, maiinganyo siyang magbasa. Kasi sa first line pa lang, may natutunan na agad siya. So what more kung tatapusin niya yung whole introduction mo? Diba? Pangatlong paraan para ma-hook mo yung attention ng reader mo is to stay or avoid introducing your topic with a definition. For example, ang topic natin ay live experiences of online sellers in Baguio City. Kung sisimulan mo yung research introduction mo nang dinedefine mo kung ano ang online shopping or online selling, siyempre, mabubore na agad yung reader mo. Instead, mag-cite ka ng situation ng kilala mong online seller. Kung paano ba siya nabuhay, just like that. To hook the attention of your reader. Okay? So ngayong na-hook na natin yung attention ng ating reader, ang pangalawa nating gagawin sa ating introduction is to introduce our research topic and explain its significance. So dito, ilalagay natin yung mga vital information regarding our topic like
background of the study or yung tinatawag nating related literature. Pero ang tanong, ano yung mga vital information na dapat nating ilagay? So una dito, pwede kang maglagay or dapat ilagay mo yung current information surrounding your topic. Ano yung mga bagay, ano yung mga impormasyong konektado sa research topic mo? For example, situation ng mga online sellers sa Baguio City, like that. And ano yung trend or ano yung mabenta sa mga online sellers? Parang mga ganun. Okay? At pangalawa, you need to include background of the study. Kunyari, kailan or saan ba nagsimula ang online selling sa Pilipinas? Or pwede ka rin mag-cite ng mga previous researches na regarding sa online selling, tapos ipresent mo dito yung research gap or yung mga tanong or yung mga mahalagang impormasyon na hindi nila nabigyan or na-research. Or dito, pwede mo rin i-focus yung recommendation ng mga previous researches. Gamit yung mga impormasyon na to, binibigyan mo ng picture yung reader mo kung ano yung topic mo. Okay? And at saka pala, sa ibang schools, separated ang related literature sa introduction. Pero mostly naman, ang introduction at background of the study ay iisa. Or magkasama na sila, subheading lang yung background of the study na kung saan dun natin nilalagay yung mga related literature. Next, after natin ma-introduce yung ating research topic, kailangan din natin ma-explain ano ba yung significance or importance ng ating research. Madali lang mag-isip kung anong significance of the study ang isusulat natin. Kasi kailangan lang natin sagutin ang tanong na bakit kailangan mag-conduct or i-research yung subject area na pinopropose mo? At ano yung magiging benefit nito or ano yung magiging importance nito sa larangan ng academe, sa larangan ng pagninegosyo, sa larangan ng pamumuhay, sa society, para mga ganun. Kasi yung significance of the study, ito yung pinaka-rasyonale kung bakit ka nagkakandak or magkakandak ng research. May gamit at makakatulong kaya yung research mo? Baka naman hindi. So, you need to evaluate your research topic. Ngayong tapos na nating ma-introduce at ma-explain ang kahalagahan ng ating research topic, ang susunod nating gagawin ay yung step 3. Kailangan nating ilahad dito yung objective ng ating research. Ano ba yung gusto mong ma-achieve dyan sa research na yan? Now, balikan natin yung ating example kanina na online live experiences of online sellers in Baguio City. So, maaari nating ilagay, the findings of this research will help the local government in structuring or in passing an ordinance that seek to help or promote online selling as a source of income in the city. This study will also help online sellers strategize in increasing their sales. Kasi yung objective ng research mo, ito din yung nagja-justify kung bakit mahalaga or napapanahon para i-research mo yung topic na yan. So there you have it. I hope na natulungan kita sa pagsusulat mo ng introduction ng iyong research paper. I hope na may natutunan ka at nagustuhan mo yung aking presentation. And if you find this vlog helpful, you can like, share, and subscribe to my channel. I hope to see you again next time. Thank you for watching and take care. And before I end this video, nais ko muna magpasalamat sa mga nag-subscribe sa aking channel. Thank you. Agyamana, maraming salamat. And if you have some suggestions that you want me to discuss or to share, you can just comment down below. Thank you and take care. See you next time.